Aktres na si Gillian Vicencio, inaming na trauma raw siya nang madawit ang kanyang pangalan sa hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Matatanda ang sinabi ng ilang netizens na si Gillian Diumano ang isa sa mga babaeng nagkaroon ng kaugnayan kay Daniel Padilla nang karelasyon pa ng aktor si Catherine Bernardo. Mariin itong pinabulaanan ni Gillian. Sa interview na lumabas sa ABS-CBN News noong Linggo, February 11, 2024, inamin ng aktres na hindi niya inaasahang mababash ng ganoong katindi sa akusasyong hindi naman umano totoo. Hindi rin umano itatanggi ng aktres na nakaramdam siya ng trauma, lalo na't kaliwat ka ng pambabatikos ang ipinupukol sa kanya sa social media. Anya, hindi maiwasan na makaramdam ka ng trauma. Kasi every time na you open the social media, ayon yung makikita mo. Hindi ko na matandaan yung pinakamasakit na comment kasi marami po. Siyempre, maapektuhan ka naman talaga. Hindi maganda ang mga sinasabi. Hindi rin daw sukat akalain ng aktres na masisira ng ganun lang ang masayang pagkakaibigan nila ni Catherine at Daniel. Maayos naman daw sila noong nagkasama sila sa kapamilya primetime series na Too Good to Be True, hanggang sa mahaluan ng kontrobersya ang samahan nila ni Daniel bilang sina Tox at Eloy. Nang tinanong kung okay naman sila ni Catherine, sinabi ni Gillian na nag-message raw siya kay Catherine at hindi pa raw sila nagkikita ulit ng personal. Nagpadagdag pa raw noon sa alalahanin ng aktres nang i-unfollow siya ni Catherine sa Instagram. Hindi rin umano totoong lihim silang nag-uusap ni Daniel Padilla na hindi alam ni Catherine Bernardo. Ayon sa kanya, matagal na raw silang hindi nag-uusap after noong taping. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ng aktres, ay malaki umano ang pasasalamat niya sa kanyang pamilya at mga kaibigan na hindi siya iniwan. Nang tinanong kung paano niya hinarap ang mga kritisismong ibinabato sa kanya, sinabi ni Gillian na hinahayaan na lang daw niya ang mga taong bumabatiko sa kanya dahil hindi niya makokontrol ang pag-iisip ng mga tao. Anya, hindi naman po natin makokontrol yung mga tao. Parang kahit ano naman pong gawin mo, may masasabi at masasabi sila. So, hayaan na lang po. Parang kahit ano namang sabihin mo, good or bad, papaniwalaan nila kung ano yung gusto nilang paniwalaan. I cannot control that. I cannot control the mind of the people. At least, I know myself and my truth. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang video na ito, at i-turn on ang notification bell.